yung mga cars enthusiast dyan. Dito tayo sa Toyota. Ang subok na matibay. Nagano pa. So hello guys, again, this is our 6th day here in Japan, Nagoya. So ito, samahan nyo ako, isasama ko kayo, pupunta tayo dito sa Toyota Museum. So alam nyo naman na ang Japan ay number one sa kanilang automobile, itong Toyota. So this is the biggest company in Japan until now. So ito naman ang ika-10th biggest company in the world. So until now, ito pa rin Toyota talaga yung kilalang kilala sa kanila. Pero noong una daw, hindi pa naman talaga Toyota ang business na to. Dati ito ay about textile. Ito, katulad nito yung mga pinapakita dito sa museum, yung kung paano maggawa ng mga damit, ito yung mga machines nila. So pinapakita ko lang sir, ayan yung mga gawang damit. So ito yung noon. So dyan daw nagsimula bago naging Toyota. So itong sasabihin ko sa inyo ay hindi masyadong detalyado at lalong hindi masyadong mga high. Basta kung ano lang nalalaman ko, yun lang sasabihin ko kasi mahirap na, diba? So enjoy na lang natin ang mata natin dito sa museum. Talagang tuwang-tuwa ako kasi kita nyo naman ang kanilang mga makina. Kaya pala sila ay talagang napaka-unlad kasi talaga ang aim nila is perfection. Kaya ayun, kaya lang sa Japan nga, work. Kahit simpleng bagay yan, kailangan talaga mag-aim sila for perfection. Kaya ayan, oh, may mga robot na, di ba? So, i-share ko lang sa inyo, nalaman ko na may 5 pa lang Japan na invasion, ano, yung na-discovery or invention, no? 7 Japan's invention. Number 1 na dyan yung rice cooker. O, diba? Yung palang pinaka number 1 nila. Ay, tignan nyo yung kotse o kung paano sinasalpak yung body. So, and number 2 ang sushi. Number 3, car navigation. Ano yung mga kung ano, yung ang tawag dito sa atin, yung kung saan ka pupunta, yun. Then, ang QR code, sila palang unang nagpalabas niyan. And, the bullet train, of course, napaka-effective, napaka-efficient, at talaga namang mamangha ka sa kanilang train. Ayan yung template. Then, yung selfie stick, abaw, sa kanila pala yun. Kaya pag pumasok ka dyan, hindi naman nila binabawal ang selfie stick. O, diba? Nung pumunta kami ng China ba, yun na parang ang daming bawal. Hindi pinapagamit ang selfie stick. And then, yung mga emojis. Ang cute na mga katignan nyo yung tire, kung paano siya gawin. Ay, hindi naman. So, ayan. Nandito yung mga cars from 70s to 90s up to now. So ayan, oh, 70s. Mga ganito na yung mga box type. Ito na yung mga box type. Meron pa niyan, no? 90s naman. Ito yun. Kaso ano, hindi siya ano. Eh. Meron pang ganito eh. Grabe ang ganyan talaga ng jet na ang bao. Walang bao kasi oh, nga, ang BMW yun. I know, but itsura. Uy, mas malala ang ano niya, makina. So yun na ang cute ng mga cars. Yung mga cars enthusiast dyan.
dito tayo sa Toyota. Ang subok na matiba eh. Nagano pa. Promote. Tayo dito sa Toyota. Ay, anong nangyari dito sa Santo? Ay, UPO. First card lang ito. So dito guys, gagawa tayo ng mini car, hindi yung keychain na car. Ayan, no, ganyan. Aber, ginagawa din sa machine yun, ha. Sinasabihan pa ako na kasi sabi ko, ba't di yung lumalabas yung pala, kailangan mag-antay ka, may making, may kung ano-ano pa, tatlong stages bago lumabas yung ating gagamitin sa mini car or sa keychain na car. So ayan, lumabas na yung dalawang gamit. Tapos ito, lalagyan na natin ng tali para maging keychain. Ang cute-cute kaya niya. So ayan, nakakatuwa kasi galing talaga doon sa kanila yung plastic ba. Oh, ayan. So hirap na hirap ako talaga diyan ko ilagay. Ilalagay ko na lang yung tali, pero hirap na hirap pa rin ako. Kaya ay naku, wala talaga akong tiyaga sa mga ganyan. Kaya pala ang maunlad na bansa or ang umuunlad talaga kailangan may patience, may integrity at respeto sa business. Ayan. Tapos tinitingnan ang business yung pang long time talaga, wow, hindi yung panandal. Tapos habang tumatagal ang business ay kailangan ini-improve ng ini-improve. I think yan ang naging ano ng mga Hapon. Kaya talagang very successful sila. So tignan mo, kasi mangot na ako dyan dahil hirap-hirap. Wala talaga tayo, hindi tayo papasa dito guys. So ayan, tignan nyo naman ka. So, ayan. Oh, so, okay. Na ginawa natin mismo. Wow! So, ang pagawa ng car. Oh, yes, good guys. Grabe, na-amaze talaga ako sa dito sa mga pagka-high-tech ng mga to. Grabe. So yun lang guys. Bye and see you again. Bye-bye.